Ito na, dumating na po ang bus natin, guys. Just like Korea, we're gonna tap our EZ card. So this is Taipei. So may discovery kami dito, guys. So sa bus stop, nakikita talaga dito. Oh, 3:08 minutes. So important ang Google Maps. Kumusta so far experience in riding the bus here in Taipei? Matagal lang maghintay. The flooring is low. The flooring is low. But I like how organized the things are. Like, control. True. Very organized. And dyan natin itatap yung EZ card natin na binibili ito sa 7-Eleven or sa any convenience store. Nalost kami nila Elaine. Pero it's nice getting lost in Taipei. Ni hao guys! Kamusta kayong lahat? So nandito tayo ngayon sa Taipei. So I'm David, ako ni po traveler on Facebook. Dito tayo. Okay, ako din po traveler on Facebook. Tapos for today's video. For today's, wala ano po anong vlog to. Wala di ho. Malapit na, malapit na. Wala pa sa kanila. Riding the bus. Uy, ang galing. Riding the bus. Ang galing. Uy, ang kita mo to. Ayo, how to ride a bus. Ayo, ayan yung EZ card. So it's Spy Family. Spy Family. Hello Kitty. What? Spy Family. Toy cars. So, bakit tayo may EZ card? Anong sabi ng EZ card? Para easy ang lights. Kasi mga claw machine. Ano yung claw machine na pwede? Pero pang ano siya? Pang ride siya. B. Ride. Ay, picture natin, di ganun. Ay, sige. Ayan, so important to buy EZ card. Because this vlog is to how to ride at how to ride a bus in Taipei, okay? Ay, yung akin. 1, 2, 3. So, the key is maghanap ng bus stop. And ginagawa namin, guys, nagdi-division of labor kami kung sino yung mag-guide for directions. So, mag-Google Maps na lang kayo for directions. Kasi ngayon papunta kaming Sankey Shek. Tapos ito yung pinakamalapit. Ay, nilagpasan ba tayo? Ah, it's a different bus. Minamadali ko pa yung pagsasalita ako. Nilagpasan lang pala tayo kasi ibang bus. Pero yeah. Of course, it's important to have an internet SIM card. So, bili kayo sa Klook. Okay, so, iko-comment ko sa baba kung saan ako bumili ng SIM card. And mabilis siya, guys. And make sure to use my promo code, Dave Gino. Ay, as a marketing. Nahihit mo agad yung ano. May analysis ka. galing na Estelle, as a marketing person. So, may discovery kami dito, guys. So, sa bus stop, way mas advanced siya kaysa sa Korea. Yung simple na bus stop nila. Korea kasi may TV. Sa bagay. Pero ito, yung Korea, yung Naver Maps. Pero, I mean, yung bus stop, nakikita talaga dito. Oh, 3:08 minutes. Okay, kita guys dito ah. Ito na, dumating na po ang bus natin, guys. And of course, just like Korea, we're gonna tap our EZ card. Let's go. Magpapakidama din ako sa likod. So this is Taipei. Like 15 Taiwan dollars yung pamasahe from here to Chiang Kai-shek. So around 30 pesos. Ko na na-videohan, guys, pero na-lost kami nila Elaine. Pero it's nice getting lost in Taipei when you're exploring. Pero dapat pagbaba nyo, itatap nyo rin yung card. So mukhang 15 NTD yung minimum or 30 pesos. Tara, let's find our way. So important ang Google Maps. Okay. Thank you, Elaine, for guiding us. Ha? Oo. Pili ko bili kayo. Makakasira sa mata. Uy, ganda lang sa lamin. Ay, thanks. Sunset. Thank you, EO. Ay, di pala ako sponsored. Pero na-inspire ako dito sa Uclod kasi nagagaling ito ka sa Europe, di ba? Yung transition classes. Oh, yeah. Oo, sa'yo ako na-inspire. So, ayun, nawawala kami. So, sasakay ulit kami ng bus. But, it's nice to get lost.
in a foreign land. Compared sa Korea, mas konti yung bus dito sa Taipei. Nasunod-sunod talaga, tapos may oras. So for example ngayon, yung antay namin sa next bus ay 30 plus minutes na kumakain ng tayo. So, ayun, nakumpay lang namin. Siguro yung story pag subway or MRT nila. Pero ang ganda ng bus nila. Tsaka if sasakay sila ng bus, kailangan talaga nilang mag-indot ng stop button. Kasi kahit na bus stop siya, hindi siya nag-open ng doors. Unless may tao. So these are the buses here. Tapos dyan makikita kong ilang minutes na lang. Tapos yung bus number. Tapos sitting pretty ang ating pretty friends. Ah, so pwede dito pumasok. Tapos dito mag-tap. For the Tayo experience, kumusta so far experience in riding the bus here in Taipei? Matagal lang maghintay. The flooring is low. compared to provincial buses in the Philippines. Yes. How about you, Lily? How's commuting so far? Medyo mainit. Mainit kasi summer ngayon. But I like how organized the things are. Like my schedule, my schedule. Very organized. May system. Yes. Kahit matagal. And dyan natin itatap yung EC card natin, ha? Dyan, okay. And then, binibili ito sa 7-Eleven or sa any convenience store. Ay, ayun yung friends natin. Sitting pretty na sa likod. And of course, may mga priority seats for senior citizens, buntis, may kapansanan, and a breastfeeding mom. Okay? Ito na, bababa na tayo. Eileen, as our tour guide today, so what's the difference between the experience of being a navigator in Korea and here in Taiwan? First of all, Maging natural ka lang. Pares pa rin na maliligaw ka talaga. So, a lot more time. Pero I think dito sa Taiwan, pag naligaw ka, ang tagal talaga ng interval before ka makasakay ulit, ganyan. And yung mahirap yung characters. Is the characters. Unlike in Korea, sobrang dali ng Korean character na aralin. So, na-memorize ganyan. Mo yung Hangul. But dun sa short period of time na nandun tayo, dali. Magbasa. Nice. Ito, asan niya? Baka kasi hindi mo tinay ngayon mag-aral. Kasi nung Korea, alam ko, inaaral mo talaga yung paano magbasa. Iba talaga. Iba mahirap. Yung mahirap. Mahirap. Sa bagay, mabilis lang kasi yung Korea eh. Be in 5 hours, kaya mo ma-memorize yung letters ng Korea. Ayan. Thank you for sharing. Goal ko lang maka 5 minutes sa vlog na to. At ikaw yung content as a navigator. Tapping-tapping. So, 15 pesos. I mean, 15 NTD, 30 pesos. Yeah. Let's go! So, that's our bus experience here in Taipei. It's summertime, kaya malinsangan po ang panahon, mga kaibigan. Pero ito ang masaya sa pag-explore dahil kahit maalinsangan, marami po tayo na discover na mga areas at nararamdaman natin ang Taipei, ang spirit ng Taipei. Let's go! May payphone pa rin sa Taiwan and it's still working. Ayun guys, so that's our experience mag-commute. That's the bus ride here in Taipei. Very convenient. Matagal nga lang waiting time kapag maliligaw ka. Pero okay, very, very efficient and very comfortable. So ayun, again, bili ka ng EC card para makapag-access kayo sa mga rides, transportation system here in Taiwan, okay? And if may ano kayo, questions, you can just comment down below. Please do subscribe to my channel. Click the thanks button sa baba. Oh. And of course, makakatulong sa inyo yung mga click link sa baba. Pati yung discount code na Dave Gino, just my name. Alright? Thank you so much guys for watching. I hope this is really helpful yung vlog na ito para sa inyo. Kapag magta-Taiwan kayo. Bye-bye! Shishie! Shishie is thank you. Bye-bye!